So, what's up sa inyo guys? At nagbabalik na naman po si Jerick's Page Gaming sa ating panibagong video at panibagong content ulit sa atin. So, yun no guys. So, ang gagawin natin ngayon is i-demo ko ulit sa inyo yung Minecraft Educational Edition. So, ito na yung pinaka-last content ko para doon. So, yun lang guys. At wag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Hit the notification bell. At i-like nyo tong video to. At mag-comment kayo sa baba kung ano pang mga iba nyong suggestion about sa mga susunod kong vlogs. Kung anong tutorial na gusto nyo. At mag-i-intro na po ako in 3, 2, 1, let's go! So ayun guys, shoutout ko pala dyan si Sean Lo kasi sa kanya tong map na to, ginamit ko lang para sa series na to, sa tutorial ko. So ayan, pinaano niya lang yan, mga game rules niya lang yan, pero tayo, sa atin, tutorial na lang to. So ang unahin natin dyan is si Element Contractor. Si Element Contractor, siya yung nagproproduce ng tuning up number ng protons, electrons, saka neurons. So, pagkatapos niyan, ito naman si Compound Creator. Si Compound Creator, siya yung nag-30 compound o combining elements o siya yung nag-combine ng mga elements ng sa periodic table of elements na yun. So, ito namang Table Lab, ito naman yung nag-experiment of combining substance o observing the result. So, ito naman material reducer, kinukuha yan, kunyari, sa nether rock, sa grass block. So, yan, dun yung makukuha yan, yung producer, tapos makikita nyo lahat yung elements ng grass. So, ngayon pupunta tayo dito sa periodic table of elements. So, meron tayo dito actinoids, lanthanoids, mga group ng periodic table. So, ayan, sa 57 to 71 yan na parts ng periodic. So, yan, 57. Lahat yan, parts yan ng, ano. So, yan, meron, kukunin ko itong book of elements. Kasi, yan, meron tayong element contractor. So, yung element contractor na yung mamaya explain ko. Yan. Yan, hydrogen 1, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluoride. Yan, lahat ng nandiyan na sa libro, ayan, yun yung mga numbering. Kunyari, number ni 1 is hydrogen. So, hahanapin natin number 1. So, i-click natin dito is 1 proton. And i-click natin siya dyan, 1 proton, and tapos sa electron, saka sa neuron, yan. So, meron na tayong hydrogen. So, ganun gamitin ang construct, ano, yung element contractor. So, kunin natin itong damit na to for safety purposes lang, no? Daming alam. So, ayan, kukunin lang natin itong damit na to. Tapos, susuot natin yan. So, ayan, pupunta na tayo dun sa mga experiment natin. So, ayan, let's explore the compound. So, ano ba yung mga compound elements na yan? So, yun yung nag-right click, just like a regular crafting table. Para siyang crafting table, tapos create a compound. So, ito, ayan, kukunin natin oxygen at saka aluminum. So, aluminum oxide dyan. So, dalawang yan. And we have aluminum oxide. So, let's go to the next. Ammonia. So, ammonia naman is, lalagyan natin nitrogen, hydrogen, na tatlong hydrogen. Then, lalagyan natin sa compound creator. Yan. So, ammonia. So, and then we have some barium sulfate. So, ang barium sulfate is barium, sulfur, and apat na oxygen. Para ma-crack nyo siya sa compound creator. So, yan. At, tapos natin gamitin yan. Ayan, lalabas na si barium sulfate. So, yan. Next, we have some benzene. So, ang benzene ay 6 carbon, 6 hydrogen. So, punta na tayo ulit sa compound creator. So, yan, nalagay lang natin. 6 carbon and 6 hydrogen. And we have some benzene. So, next, we have some boron trioxide. So, boron trioxide, we have some barium, yan, boron, and oxygen. 2 boron, and 3 oxygen. We have some boron trioxide.
Next, we have some calcium rhyolite. So, meron na tayong boromium at calcium bromide. Yun, tapos meron na tayong charcoal. Yan. Just sa panoorin nyo lang guys, makikita nyo naman kung ilan yung compound at yung elements niya. So, we have some crude oil. We need some 9 carbon and 20 hydrogen. So, crop lang natin and we have some crude oil. So, yan. Pagkatapos nyan, pupunta na tayo sa glue. So, paano i-crop yung glue with the elements? Yan. 5 carbon, 5 hydrogen, isang nitrogen, at 2 oxygen. So, and pag na-crop na natin sa comparator, we have some glue. So, next, we have some hydrogen peroxide. Ito yung mga ginagamit sa sugat, eh, no? Yes! 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 So, we have some 2 hydrogen, 1 hydrogen, 2 hydrogen and 0, oxygen 2, yan. Nagbubulo na ako. Yan, okay na, we have some hydroperoxide and we have some ink, ferrous, sulfur, and 4 na oxygen. And we have some ink sac. So, and you have some iron sulfate. Ito yung ginagamit kapag kulang sa dugo dito. So, ayan naman, we need some iron and sulfur. Ilalagay natin ko pang creator and we have some sulfur sulfate. So, we have some now. The next is 5 and we have now lithium hydrate. So, ang lithium hydrate, nitrogen, lithium tsaka hydrogen siya. Iisa lang. And we have some lithium hydrate. Next, we have some liminal. So, liminal, we have some 8 carbon, 7 hydrogen, 3 nitrogen, 2 oxygen. At saragin natin, we have some luminol. Next, we have some lye. So, yung lye, sodium, oxygen, and hydrogen. So, yun ang kailangan natin dun sa lye. And, boom. Now, next, we have some magnesium nitrate. So, magnesium nitrate is magnesium, 2 nitrogen, at oxygen, 6. So, we have some magnesium oxide. Next, we have some magnesium and oxygen. And we have some magnesium oxide. So, we have some polyethylene. So, we need some 10 carbon and 20 hydrogen. So, yan. And we have some polyethylene. So, pagkatapos niya, potassium iodine. Potassium iodine is isa lang. Potassium and iodine lang. Kaya siya nagiging potassium iodine. Salt, we have some. Ang materials na kailangan sa salt is sodium and chlorine. Tapos, talagyan natin sa compound creator. Ganun rin, sa same. And we have some salt. So, next, we have some soap. So, ang soap naman, ang kailangan niyang materials is carbon, 18. Hydrogen, 35. Sodium, at 2 oxygen. And now, we have some soap. So, next, yan, carbon, hydrogen, sodium, 2 carbon, 3 hydrogen, sodium, and we have some oxygen 2, and we have some sodium nitrate. So, susunod yung sodium fluoride. So, ang sodium fluoride is fluoride and sodium. So, ayun na, meron na tayong sodium fluoride. Next, we need some sodium and hydrogen para sa sodium hydrate. Yan. So, we have some sodium nitrate na, sodium lichrate ba yan? Then, pagkatapos nyan, we have some sodium calcium and we have some sodium hypochlorite. So, we have susunod, sodium oxide. So, sodium to oxygen. Sodium oxide. Yan, meron na tayong sodium and we need some sugar. Yung sugar naman, ang materials na carbon, hydrogen, and oxygen. Yan, 6 and 12, 6. So, we have yung sugar. So, next is sulfate. Ang sulfate naman is sulfur, tas 4 na oxygen. So, yun yung gagamitin nyo dyan, and nilagyan sa compound creator. And then, we have some sulfate. So, next, water. Madali lang yan, H2O. So, we need some 2 hydrogen at 1 oxygen. And now, we have some water. So, next, we have some the chloride. So, ito yung mga chloride naman. Is una-una dyan is the calcium chloride. So, ang materials ng calcium chloride is calcium at 2 chloride. So, yung mga kailangan ninyo dyan. Tapos, talagyan natin sa compound creator.
And then, ayun na, calcium chloride na tayo. And next, we have some cerium chloride. We need some cerium, tapos chloride, dalawa. Ay, tatlo. Next, we have a mercuric chloride. So, we need some mercury and dalawang chloride. So, lalagyan sa compound reactor. And we have some mercuric chloride. Next, we have some potassium and chlorine. Yun naman yun sa potassium chloride. Yan. And potassium chloride. Ilalagay ko lang sa screen yun. Tapos, tanks. Tanks chloride ba yan? Tanks. Tapos, chlorine. Yan. Tapos, tanks din ba yan? Salagad sa compound creator. Up, anim na chloride. Isang hose din. And we have some tungsten chloride. So, pagkatapos nyan, ipapapo po sa screen yun para maintindihan yung mga video na yun at details. So, ngayon pupunta na tayo sa lab table. So, yung mga lubang yung mga laman ng lab table. So, yung lab table na yun, in-explain ko na yun kanina kung paano, ano, yun ang mga products na makukuha nyo. Like bleach, makukuha nyo dyan bleach, heat block, ice balm, at saka super fertilizer. Yun ang mga kailangan nyo dyan. So, ayan, ikakrap na natin yung bleach. Pero bago yun, kukunin ko muna yung gamit dun sa chest para meron tayong example kung paano gamitin tong bleach na to. Kasi, gagawin niyang lahat na kulay white, yung katulad ng white wool, tsaka ano, yung bed, tsaka red carpet, yan. Gagawin niyang lahat kulay white, as in white. So, ikakrap na natin yung bleach. Yan, tatlong sodium hydride, tapos tatlong water lang ng materials. Diyan, meron na tayong bleach. So, yan ang gagawin natin is lagyan natin ng yellow wool at saka bleach. Yan, white wool. Boom! Yan, meron na tayo. Tapos, scrap lang tayo ulit ng bleach. So, alam nyo na yung materials ng bleach, ha? Sodium and hydride. So, ayan, blue bed naman, tapos bleach, and magiging white bed siya. Tapos, red banner, lagyan natin ng bleach and magiging white. So, parang tinanggal niya lang yung pagkaday ng kulay. So, now next, we have some the heat block. So, ito yung materials ng heat block. Iron, water, charcoal, and salt. So, yan naman. Mechanics nitong ano na to, heat block is minimate niya yung snow o ice just like a torch. Para siyang pares sa torch. Diba, alam niyo naman pag nalalagyan ng torch, yung mga ice, natutunaw sila. So, ayan, let's try it. So, the chamber, testing chamber natin. Ayan, lalagay lang natin sa gilid. Hindi ko nilalagay sa taas kasi kumalat yung tubig yan. Tapos, ayan, makikita nyo matutunaw yung tubig. Ayan, pero matagal matunaw yung snow kaysa sa ice. So, ayan, pagkatapos nyan, next, we have some ice bomb. So, ano ba yung ice bomb? Ito naman yung nilalagay sa tubig na transform niya yung water block into ice block. So, ayan yung mga materials niya. Sodium acetate. Apat na ganun sa lalagay niya sa lab table. And now, paglagay natin sa water, boom. Sige, yellow siya. So, we have some super fertilizer. Ayan yung mga materials niya. Ano, ammonia and phosphorus. So, pagkatapos niya, nilagay natin sa lab table and phosphorus and just combining them at meron na tayong fertilizer, super fertilizer. So, yan, kukuha tayo ng isang halaman dito para i-test. Yan, nilagay natin dyan. Then, boom! Ganun ka siya kabilis mag-grow yung halaman. So, lalagay lang natin yung mga item dito ulit. So, pagkatapos niya, pupunta na tayo sa crafting tables and products. So, ano ba yung mga crafting tables product na yun? Yung mga products na yun, katulad nito, colored torch. Paano gumawa niyan? So, we have some tungsten color. Magiging green torch siya. So, potassium chloride, magiging purple torch. Tapos, mercuric chloride, magiging red torch. Tapos, yung cerium chloride, magiging blue. So, ito naman yung iba-ibang kulay na torch. So, assorted na rin sa ano. So, ayan guys, ayan na purple torch, blue torch, ayan. So, next, pupunta na tayo sa ating, ano, so ayan. So, ito naman is glowing stick. So, para gawin yung glowing stick na yan is ang kailangan yung materials is basta i-combine nyo lang yung color dye kung anong gusto nyo. Potylene, luminol, hydrogen peroxide. So, yan. Pagkatapos nyo kunin yan, yan, pipili tayo ng kulay kung anong gusto natin.
So, pagkatapos niyan, lalagyan natin yung side by side niya. Yan, tapos yung baba. And then, sa gitna, yung dye, and we have some blue glow stick. So, meron na tayong glow stick, yan. So, okay na, next na tayo sa panibago nating block. So, bagong material. So, ito naman is hardened glass pane. Yung hardened glass pane is gagawin niyang mas 3 times or 1 times, 2 times, mga ganun, na mahirap i-crop. So, parang matagalan na crafting yon. O mahirap masira yung block o hard kasi siya. So, yan. Pagkatapos nyan, lalagyan natin dyan. Ite-testing natin para sa inyo kung gaano siya katagal. Kasing para sa akin, kasing tagal siya ng iron block ba or coal. Pinakatagal o kaya obsidian. Hindi ko lang sure. Basta yon, ganun siya katagal. Sobrang ano niya. Siguro mga 24 seconds, mga ganun yung ano niya. So, next, we have some balloon. So, kailangan natin latex, lead, helium, lapus, tap, yan. Tapos ito, yung nasa side ko, is yan yung crafting recipe niya. So, ayan, lalagay natin lead at lapus. So, we have some blue balloon. Tapos, pwede nyo iba-iba kulay yan. Basta nasa dye. So, we have now is the sparkle. We need some, yung orange, calcium chloride, yung blue zirconium, yung red zirconic chloride, yung purple potassium chloride, yung green tungsten color chloride. So yan ang mga materials natin, magnesium stick, and then yan potassium chloride. Ang potassium chloride is blue yan. And then pagkatapos niyan, punta na tayo sa isa natin, isa pang crafting recipe. Ito naman yung underwater TNT. Hindi ko muna siya itatry or example sa inyo. Baka kasi masira yung word. So, ayan. Basta pag tinrain yan, sasabog yan doon. Sa tubig. Kahit ano. Di ba pag naglagay ko ng normal TNT na di naman siya nakakasira. So, pag yung underwater ganun. So, now we have some underwater torch. Ito namang underwater torch is kailangan na ng magnesium at saka torch. And now we have some underwater torch. So, yan. Yun! Nagula pala to kung nasa tubig. So, ayan na guys. Matapos nyan is pupunta na tayo ngayon sa yan. Pupunta na tayo ngayon dyan sa mga antidotes. So, ano ba yung mga antidotes na yan? Yun yung mga brewing stand products naman. So, ayan. Paano gumawa ng awkward potion. Ayan, alam ko naman, sample, madali na lang yan. So, dito talaga tayo datako sa antidote group potion. Ano, poison. Ito naman, ito yung mga materials niya. So, magnesium, silver, blaze powder. Ayan. Tsaka awkward potion. So, kunin pa natin isang awkward potion. And, boom. So, hintayin lang natin yan. Then, yan. Tapos iti-testing natin. So, may nakalagay dito yung sign. Kapag yan, nagamit natin. Magkakaroon tayo ng poison. Pero, my God! Who the hell cares? Wala yung poison kapag ininuman ng antidote. So, yun lang. Next, pupunta na tayo sa ating exhaler. So, itong exhaler is pinapatanggal niya yung weakness mo. So, or cure the weakness. So, yun ang mga materials. Cobalt, blaze powder, tsaka cold potion. And then, pag meron natin exhaler, yan, tapos try natin mag-step dito at makita yung weakness yan. May weakness tayo, and then, mawawala yung weakness pag ininom natin exhaler. Yan. So, now, yun lang. Next. So, pupunta na tayo ngayon dito sa eye drop. So, ito naman, nagtatanggal siya ng blindness. So, paano mo nasabi mabilisan? Ina-test nga ako para masigurado nyo. Yung materials nga, calcium, awkward potion, and blaze powder. So, ayan. Para hindi na magtagal tong video to, ayan, eye drop. Tapos, pupunta tayo dito, and then, okay, see, mawawala siya ng ilaw. Then, mawawala lang yan kapag ininuman natin siya ng eye drop. So, ininuman natin siya. So, yan. So, na yung pinakahuling-huling ano natin, the tonic crew. Ito naman,
tinatanggal niya yung pagsusuka o nasaya. Si materials niya, bismuth, blaze powder, awkward potion. Yun yung mga materials niya. And then, pagkatapos niyan, pag nakuha na natin yan, tonic, kunin natin. And then, papakita ko sa inyo. Yan, kunyari, meron na siyang nasaya. And then, iinumin na lang natin tong tonic para mawala yung nasaya niya. So, yan. Yan, tapos na tayo sa video to. Yan, i-teleport na lang natin ba. Oh, yun lamang po no guys, at maraming salamat po sa panonood sa aking video to, sa tutorial ko sa Minecraft na to. Kahit mahaba, napaka-special nito kasi pinakita ko na natin yung picture at hindi ko na talalagyan ng mga episodes kasi dito na matatapos tong video to. At sana nagustuhan nyo at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-hit yung notification bell na yan to at i-like tong video to kung nagustuhan at i-share nyo sa mga kaibigan nyo. At mag-outro na ako in 3, 2, 1, peace out!